Hindi akalain ni Melody na may ibang plano pala ang tadhana para sa kanya at kay Sandro. Hindi makapaniwala si Sandro nang makita niya si Melody sa bus station na may daladalang sanggol na kamukha niya. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin o sabihin. Pero nagsabi sa kanyang kanyang puso na kailangan niyang kausapin siya ulit. Kahit ano pa ang mangyari. Nagpatigil siya sa kanyang sasakyan at lumapit kay Melody. Kung bago ka pa lang sa channel neto, kilig kwento ni Ate Jane, istorya mo at kwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Hindi nyo naman po kailangan magbanat ng buto para makapag-subscribe. Isang pindut lamang po yan, pero ang kapalit nito ay ang tuloy-tuloy na libreng panunood nyo sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Si Melody ay nakatayo sa labas ng gusali. Habang dumadaloy ang kanyang mga luha at mahigpit na hawak ang kanyang pink na bag, si isang kamay at isang wrinkled na papel sa kabilang kamay. Pula at namamaga ang kanyang mga mata at puro mascara ang nasa kanyang pisngi. Kakatanggal lang niya sa kanyang trabaho at hindi niya alam kung anong gagawin. Isang taon na siyang nagtatrabaho sa gusali at palaging sumusunod sa tamang oras, matiyaga at may respeto sa iba. Hindi siya nagpapahuli. Hindi naman nakaligtaan ng kahit anong deadline at hindi nagreklamo. Pero ngayon, sinabi ng kanyang boss na hindi na kailangan ng kanyang serbisyo. Sa kabila ng pagmamakaawa ni Melody, nanatili ang desisyon ng kanyang boss. Nawalan siya ng trabaho at hindi alam kung paano niya susuportahan ang sarili at ang kanyang sakiting ina. Habang umiiyak si Melody, may lalaking lumapit sa kanya. Nasa 40s ng pagkakaedad nito. Napansin ni Fred ang dalaga at tumigil para mag-alok ng isang panyo. Nagulat si Melody sa kabiitan ng estranghero. Nagpasalamat siya at tinanggap ang panyo. "Okay ka lang ba?" tanong ng lalaki ng maamo. Umiling si Melody. "Hindi," sambit niya. "Kakatanggal ko lang po sa trabaho." Nagbigay ng kahabagan ng lalaki. "Nakakalungkot naman iyan," aniya. "Anong plano mo ngayon?" Mulang malay ang dalaga. "Hindi ko alam," wika niya. "May sakit po kasi ang ina ko. Kailangan kong mag-alaga sa kanya. Pero wala akong trabaho at pera." Nagpakita ng simpatsyang lalaki. "Naiintindihan ko," sabi niya. "Baka makatulong ako. May kaibigan ako, si Greg. May-ari ng isang restaurant. Naghanap siya ng waitress. Gusto mo ba?" Alok ni Fred kay Melody. Sa una ay nagdadalawang isip si Melody. Ngunit alam niyang wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan niya ng pera. At kailangan niyang suportahan ang kanyang ina. "Oo," aniya sa wakas. "Salamat sa iyong alok." Ngumiti ng maligayang lalaki. "Walang anuman," aniya. "Masaya akong makatulong. Anong pangalan mo?" "Melody," sabi niya. "Ako si Fred," aniya. "Masaya akong makilala ka, Melody." Habang nagpapalitan sila ng mga bati, hindi maiwasan ni Melody na magpakumbaba sa kabiitan ng estranghero. Baka sakaling magsimula na ang magandang bagay para sa kanya. Ang kabaitan ni Fred kay Melody ay sobrang pinasalamatan niya sa oportunidad na makahanap agad ng trabaho sa kabila ng nangyari sa kanya. At higit pa sa pagkakaibigan ng nabuo sa kanilang dalawa. Kapag kailangan niyang makakausap, nandiyan si Fred upang makinig sa kanya. Madalas siyang ihatid ni Fred sa mga restaurant para maghapunan at mag-dinner. At kung ituring siya nito ay para na siyang kanyang sariling anak. Maingat na inihati ni Melody ang order ng kanilang customer. "Here's your order, sir," wika ni Melody nang makalapit ito kay Sandro. "Thank you, Miss Ganda," nakangiting wika ni Sandro sa dalaga. Nabigla si Melody sa sinabi ng binata dahil sa kagapuan na taglay nito. Hindi niya inaasahan na mapapansin siya ni Sandro. Napakalayo ng kanilang estado sa buhay. Tanging-tango lamang isinagot ni Melody kay Sandro at tinalikuran ng binata.
palabas na si Melody sa pinagtatrabawang restaurant. Nang makita niya si Sandro sa labas, nahalatang may hinihintay. Nakangiting lumapit sa kanyang binata at nagpakilala ito kay Melody. Sandro nga pala, pagpapakilala nito sabay lahat ng kanyang kamay. Nakadama naman ng hiya si Melody, ngunit hindi niya ito pinahalata. Melody, sagot nito. Pwede ko bang malaman kung saan ka nakatira? Para may hatid na kita. Gabi na. Delikado para sa'yo bumiyahin ng mag-isa. Wika ni Sandro kay Melody. Salamat pero sanay na ako bumiyahin mag-isa. Sagot ni Melody sa binata. Sige na miss, kahit ngayon lang. Sorry kung makulit ako, pero hindi talaga kita titigilan. Hanggat hindi ka pumayag. Pangungulit pa ni Sandro. Bumuntong hininga na lamang si Melody. Pumayag din ito sa alok ng binata. Salamat nga pala sa paghatid. Wika ni Melody sa binata. No problem. Basta ikaw. Sana next time, payagan mo ulit ako na ihatid ka sa inyo. Wika ni Sandro. Ha? Baka magalit ang kasintahan mo kapag nalaman niya ang ginagawa mo. Sagot naman ni Melody. Wala namang magagalit. Dahil wala naman akong girlfriend. Baka ikaw, wala bang magagalit kapag inihatid kita? Natatawang wika ni Sandro. Wala dahil wala din naman akong boyfriend. Sagot naman ni Melody. Sigurado ka ba? Tanong ni Sandro. Sa tingin mo ba papayag ako na magpahatid sa'yo? If may boyfriend nga ako? Naaasar na wika ni Melody. Gusto ko lang makasigurado. Ayaw ko naman kasing makasira ng relasyon kung sakaling meron kang boyfriend. Ani Sandro. Tiningnan naman ng masama ni Melody si Sandro, kaya iniba na lang nitong usapan. Nga pala, sinong kasama mo dyan sa inyong bahay? Tanong pa ni Sandro. Ang inay. Dalawa lang kaming magkasama sa buhay. Matagal na kasing hiwalay ang mga magulang ko. Wika ni Melody. Napapadalas ng paghatid ni Sandro kay Melody sa bahay ng dalaga. Hindi maiwasan na mahulog ang loob ng dalaga sa binata. Kaya hindi na nagdalawang isip pa si Melody na ipakilala si Sandro sa kanyang ina bilang kaibigan. Sigurado ka bang magkaibigan lang kayo ni Sandro, anak? Kunot noong tanong ng kanyang ina. Opo, Nay. Hindi naman siya naliligaw sa akin eh. Tsaka okay nga yun, Nay. Nang mas makilala ko pa siya ng lubos. Wika ni Melody sa ina. Oo nga naman. Mas mabuting kilalanin mo muna. Para sa huli, wala kang pagsisihan. Payo ng kanyang ina. Dito ka na kumain, Sandro. Mahirap bumiyahin ng gutom. Wika ng ina ni Melody. Maraming salamat po, Aling Lina. Hindi ko po kayo tatanggihan. Nakangiting wika naman ni Sandro. Nang matapos na silang kumain ay nagpaalam na si Sandro na uuwi. Inihati naman ito ni Melody sa labas ng kanilang bahay. Paano ba yan? Muna na ako. Wika ni Sandro. Ingat ka sa pagmamaneho. Sagot ni Melody. Wala bang kiss dyan? Biglang sabi ni Sandro. Anong kiss pinagsasabi mo? Gusto mo bang pagalitan tayo ni nanay? Tsaka di naman kita boyfriend. Wika ni Melody sa binata. So, pwede na ba kitang ligawan para naman pwede na kitang halikan? Tanong ni Sandro. Pag-iisipan ko muna. Nakangiting sagot ni Melody. Bakit naman pag-iisipan? Seryoso naman ako sa'yo, Melody. O baka may iba pang nagpapadibok ng puso mo? Seryosong wika ni Sandro. Sino naman ang ibang magpapatibok ng puso ko? Wala namang ibang lalaki sa buhay ko. Sagot ni Melody. At saka, bakit ba pinipilit mo na may iba pang lalaki sa buhay ko? Tanong ni Melody sa binata. Nagbibiro lang naman ako. Alam mo naman natatakot ako na pupunta ka pa sa iba. Sasagutin mo pa ako, diba? Nakangising wika pa ni Sandro. Habang nasa trabaho si Melody, dinalaw ni Fred ang dalaga. Nagkamustahan silang dalawa. Matagal-tagal din ito bago muling nagpakita. Pasensya ka na kung ngayon lang ulit ako nakadalaw sa'yo.
Masyado lang abala sa trabaho. Ani Fred sa dalaga. Okay lang, Fred. Alam mo, napakasaya ko ngayon. Dahil nakatagpo na ako ng lalaking, mamahalin ako. Gusto ko nga siyang ipakilala sa iyo eh. Para naman makilatis mo ng husto. Natatawang wika ni Melody. Kapag magka-time ulit ako, papuntahin mo siya dito. Nang makilala ko naman. Masayang wika ni Fred kay Melody. Kamusta pala kayo ng asawa mo, tsaka anak? Pagtatanong ni Melody kay Fred. Malamig pa rin ang asawa ko sa akin. Tinatanong ko nga kung ano bang problema niya. Hindi niya naman ako sinasagot. At siyang anak ko naman, tuwing uwi ako sa bahay, halos hindi na nagpapakita sa akin. Maraming rason, kasi busy daw. Malungkot na wika ni Fred kay Melody. Naawa naman ang dalaga kay Fred dahil sobrang nahihirapan na ito sa kanilang pagsasama. Dagdagan pa ng kanyang anak. Magiging okay rin kayo, tiwala lang. At baka ganyan sila kasi busy ka rin sa trabaho. Wala kang masyadong time sa kanila. Namimiss ka lang siguro nila. Mahabang wika ni Melody. Nakadama naman ng lungkot si Melody nang hindi siya nasundo ni Sandro ng gabing iyon. Hindi rin ito sinasagot ang kanyang tawag. Bigla niya itong namiss. Malungkot na umuwi si Melody sa kanilang bahay. Sandro? Anong ginagawa mo dito sa bahay? Napakaaga mo naman. Tsaka, bakit hindi mo sinasagot mga tawag ko sa'yo? Sunod-sunod na tanong ni Melody. Pasensya ka na. Kung hindi kita nasundo. At hindi ko nasagot ang mga tawag mo. Sumama lang kasi ang pakiramdam ko. Paliwanag ni Sandro sa dalaga. Okay lang, naiintindihan ko. Bakit ka pa pumunta dito sa bahay? Baka mapano ka. Nag-aalala ang wika ni Melody. Okay na ako ngayon. Huwag kang mag-alala. Ani Sandro. May gusto sana akong sabihin sa'yo, Sandro. Nahiyang wika ni Melody. Ano yun? Kunot noong tanong ng binata. Sandro, sinasagot na kita. Namumulang wika ni Melody. Totoo bang narinig ko? Sinasagot mo na ako? Girlfriend na kita? Hindi makapaniwalang tanong ni Sandro. Dahil sa kaligayahang nadarama, ay bigla nitong niyakap si Melody at hinalikan sa labi. Nabigla naman ang dalaga sa ginawa ni Sandro. Hindi naman ito nagalit sapagkat nagustuhan naman ito ang ginawa ng boyfriend. Samantalang si Sandro ay napakasaya dahil nagawa niya na ang kanyang planong mapaibig si Melody. Ano na ngayon ang plano mo, boss? Ngayong napaibig mo na si Melody. Paano kapag nalaman ng iyong ama ang ginawa mong pagsira sa kanilang relasyon? Tanong ng driver nito. Ako nang bahala dyan. Ang importante ay mapaghiwalay ko silang dalawa. At kapag nagawa ko na yun, saka ko naman iiwan si Melody. Sagot ni Sandro. Pagkatapos na mapaibig ang dalagay, maaasahin niya ito at iiwan si Ere. Gusto niya na maranasan ni Melody ang sakit na naranasan ng kanyang ina sa ginawang pagtataksil ng kanyang amang si Fred. Pero hindi inaasahan ni Sandro na siya mismo ay nahulog na rin kay Melody. Sa kabila ng kanyang mga original na intensyon, napupukaw ng kabaitan at pagiging magilo ni Melody ang kanyang damdamin. At habang nakikilala niya ito ng lubusan, nakikita niya na si Melody hindi lamang bilang isang sangkap sa kanyang plano, kundi bilang isang tao na tunay niyang pinahalagahan. Mas lalo pang nakilala ni Sandro si Melody, mas lalo rin niyang napagtanto na mali ang kanyang mga unang pag-aakala tungkol sa kanya. Hindi siya ginagamit ng kanyang ama at wala rin silang lihim na relasyon ni Melody. Siya ay isang simpleng babaeng nagtatrabaho upang suportahan ang kanyang may sakit na ina. Habang nag-aalangan si Sandro sa kanyang mga nag-aalitang damdamin, unti-unti na rin napapansin ni Melody na may kakaiba sa kanyang kilos. Hindi niya ito maipaliwanag, pero mayroong hindi tamang pakiramdam siya sa kanya. At kahit nasubukang hindi pansinin, hindi pa rin niya mabura sa kanyang isipan na mayroong tinatago si Sandro sa kanya. Okay ka lang ba, Sandro? Napapansin ko kasi
Parang may mabigat kang dinadala? Tanong ni Melody sa boyfriend. Busy lang sa trabaho at pagod. Sagot ni Sandro sa dalaga. Agad na hinawakan ni Melody ang kamay ng kanyang boyfriend at sinabing, "Umuwi ka na para makapagpahinga ka." Nag-aalalang wika nito. "Pero bago ako umuwi, pwede bang makahingi ng goodbye kiss?" Paglalambing ni Sandro sa girlfriend. Tumango naman si Melody bilang sagot. Hinalikan ni Sandro ang kasintahan sa mga labi hanggang sa nag-aalab ng kanilang halikan. Agad na tinulak ni Melody ang boyfriend. Natatakot dito baka mahuli sila ng kanyang ina at ano pang sabihin. "Sige na, umuwi ka na. Ingat ka." Pagtataboy ni Melody dito. "I love you, Melody." Wika ni Sandro. "I love you too, Sandro." Sagot naman ng dalaga. Hindi makapaniwala si Sandro. Matapos ng lahat ng kanyang ginawa upang mahulog si Melody sa kanya, ngayon ay kinakarap niya ang mga bunga ng mga nagawa. "Ayaw ko na magsinungaling pa kay Melody. Gusto ko na magtapat sa kanya tungkol sa mga plano ko para mapaibig siya. Nagigilty na kasi ako." Wika ni Sandro sa kausap sa telepono. Bumilis ang tibok ng puso ni Melody sa mga narinig. Hindi niya napigilan na pangiliran ng luha. "Totoo bang narinig ko? Plinano mong paibigin ako?" Naluluhang tanong ni Melody kay Sandro. Biglang nabitawan ni Sandro ang telepono. Nang malaman na narinig lahat ni Melody ang pinag-usapan nila ng kanyang kausap sa telepono. "Melody, magpapaliwanag ako." Malungkot na wika ni Sandro. "Narinig ko na lahat ng pinag-usapan niyo. Bakit ka pa magpapaliwanag, ha? Sana maging masaya ka sa ginawa mo." Wika ni Melody. Hindi matanggap ni Melody ang ginawa ni Sandro sa kanya. Mahal na mahal niya si Sandro. Ngunit hindi niya maitatagong katotohanan na niloko siya nito. Kailangan niyang mag-isip muna tungkol sa lahat ng nangyari. Kaya nagpasya siyang makipaghiwalay dito. Sobrang sakit na naramdaman ni Sandro. Hindi pa niya na-experience ang ganitong klaseng sakit noon. Mahal niya si Melody at nagsisisi sa mga nagawa niya. Pero alam niya, kailangan niyang igalang ang desisyon ng babae. Nangako siya sa sarili na gagawin ang lahat para maibsan ang sakit na nararamdaman nito. Naging araw ang nagdaan at naging linggo at naging buwan. Patuloy si Sandro sa pagsusumikap na makausap muli si Melody. Ngunit hindi ito nagre-reply. Hindi pa niya alam na buntis pala si Melody sa kanyang anak. Si Melody ay nagpasya na umalis ng lungsod at magsimula ng panibagong buhay sa isang lugar na malayo. Hindi niya nais na malaman ni Sandro ang tungkol sa kanyang pagbubuntis dahil ayaw niyang dagdagan pang komplikasyon. Si Sandro ay naiwan na walang anumang bagay kundi pagsisisi at puso na nagdurusa. Napagtanto niya na gumawa siya ng malaking pagkakamali at nawala ang babaeng kanyang minamahal. Sa kabilang banda, si Melody ay naharap sa isang bagong hamon. Siya ay magiging isang ina at kailangan niya itong gawin ng mag-isa. Alam niyang mahirap ito, ngunit siya ay determinado na magbigay sa kanyang anak ng pinakamahusay na buhay na maaari niyang ibigay. Hindi niya akalain na may ibang planong tadhana para sa kanya at kay Sandro. Muling nag-cross ang kanilang landas. Hindi makapaniwala si Sandro na makita niya si Melody sa bus station na may daladalang sanggol na kamukha niya. Hindi niya alam kung ano dapat ang gawin o sabihin. Pero ang sabi ng kanyang puso na kailangan niyang kausapin siya ulit kahit ano pang mangyari. Pinatigil niya ang kanyang sasakyan at lumapit sa kanya. Nagulat si Melody na makita si Sandro muli pagkatapos ng lahat ng nangyari sa kanila. Pinipigilan niya ang kanyang mga luha habang yakap ang kanyang sanggol. Nakita ni Sandro ang kanyang mga luha. Lumapit sa kanya na may dalang panyo. "Melody, pasensya na," sabi ni Sandro. "Mali ako tungkol sa lahat. Hindi ko dapat nasaktan ka ng ganon. Patawarin mo ako." Tumingin si Melody sa kanya at nagdagpo ang kanilang mga mata. Nakita niyang sinseridad sa mga mata ni Sandro. At alam niya na nagsasalita ito mula sa kanyang puso. Nakaramdam siya ng paggalambot sa kanyang puso at namulaklak ang damdaming magpatawad.
Pinapatawad na kita, Sandro. Sabi niya ng mahinahon. Pero hindi ko alam kung pwede pa tayong magkasama. Naramdaman ni Sandro ang pagbagsak ng kanyang puso. Pero naunawaan niya ang kanyang nararamdaman. Alam niya na kailangan igalang ang kanyang desisyon. At gagawin niyang lahat para maging tama ito. Nag-iintindihan ko. Sabi niya. Pero pwede ba tayong mag-usap kahit paano? Please. Tumango si Melody. Pwede ko bang malaman kung sinong ama ng anak mo? Tanong ni Sandro kay Melody. Hindi naman agad nakasagot si Melody sa tanong ng binata. Huminga muna ito ng malalim bago nagsalita. Ang totoo niyan, Sandro. Ikaw ang ama ng anak ko. Biglang bumusang mga luwas sa mata ni Sandro dahil sa nalaman. Lumapit siya kay Melody at sa sanggol. Niyakap niya ang mga ito. Tinanong ni Sandro si Melody kung maaari ba silang magsimula ulit. Sa una, nagdalawang isip si Melody pero dahil sa pangako ni Sandro na mananatili sa kanya at sa kanilang anak, lumambot ang kanyang puso. Alam niya na mahal niya si Sandro at ang kanilang anak. Iyon ang pinakamahalaga. Nagsimula silang muli at sa pagkakataong ito, ginawa nila ito ng tama. Nagtayo sila ng pamilya at hinarap ang bawat hamon na dumating sa kanilang buhay ng magkasama. Natuto silang magtiwala at magmahal muli. At araw-araw, lumalakas ang kanilang pamilya habang tinitingnan nilang kanilang anak na pagtanto nilang ang kanilang pagmamahalan ay hindi naman talaga nawala. Nandun pa rin iyon. Naghihintay lamang na sila ay magpatawad at magsimula muli. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli! Kung bago ka pa lang sa channel na ito, kilig kwento ni Ate Jane, istorya mo at kwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Hindi nyo naman po kailangan magbanat ng buto para makapag-subscribe. Isang pindut lamang po yan, pero ang kapalit nito ay ang tuloy-tuloy na libreng panunood nyo sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!